morning. So today, nawala kasi yung ano ko eh. Nawala yung micro savings ID ko. So, punta ako ngayon dito sa branch ko sa Cebuana. So, tignan natin kung paano ko mariridim pa yung micro savings ko. Sayang din yun, no? 5,000 din yun. Sa akin, pinapila pa na parang bank request. Tapos, wala lang. Pinirmahan ko lang. Tapos, pangalan. Tapos, 150 pesos lang replacement ng ID ko para maklaim ko na yung ano ko, yung aking micro savings balance. Make sure lang na may dala kayong ID kasi syempre para verification. Tapos dapat tandaan nyo pa yung ano nyo, PIN ID nyo. Hindi kagaya ko, nakalimutan ko na yata yung PIN ID ko, pero sabi niya 4 or 6, eh sabi ko 4. So, yeah. So, waiting lang ako para i-check lang yung account ko. Test ko lang doon sa micro savings ko nung nawala yung ID. At least, hindi na ako masyadong hinanapan ng kung ano-ano. Unlike sa bank, actual bankingan ka pa ng parang affidavit of loss, ganyan-ganyan. So, dito, ID lang. At saka, ito, yung form. At ID ko. Tapos, insert ko lang daw dito. Ano ba yun? Ayan, insert ko lang siya. Tama ba to? Alin bang ano, itong ano no, itong ito yung may chip. Okay, so insert ko lang siya. Tapos pin. Pin na lang no. So pin lang. Tama ba? Magpipin lang ako. Yung mga forms na pinirmahan ko para lang ma-claim ko siya. Ayan. Ibigay na natin. Yung Cebuana pin. Pin pad. Ayan. So, dito yung pinapasok yung mga ano ha. Yung mga ID nyo. So, hindi akong gayahin na wala yung ID ko. Pero yun nga, napaka-convenience naman for me kahit nawala siya. So, hindi na pala 150. 75 lang pala yung chinarge sa akin. So, kailangan ko lang mag-unblock. Ayan lang naman. Nandito naman din kagad yung instructions. So, gawin na lang natin. Unblock, mag-reset na kayo. Yan. Reset naman. Yung card ko pwede sa POS tsaka sa ATM. Gagawin natin 6 number ang PIN natin, which is secret!